Okay naman siya. Guwapo kung sa guwapo. Ang tama ka. Parang siya na nga yung soulmate ko. Maglalasing-lasingan ako. Salamat sa lahat ng concern mo sa akin. Kaya kahit anong gusto mo gagawin ko para sa'yo, crush na crush rin kita. Siguro kaya wala pa siyang asawa, no? Dahil papalit-palit siya ng girlfriend? Hindi ako ganun, Lucy. At hindi rin ako nagbibigay ng mga bulaklak sa mga babae. Unless I care for her. Siguro si Sir Darius may kaditin mamayang gabi. Kung sino ka mang kadate ni Sir Darius, kumanda ka sa akin. Baka nga totoo na soulmates tayo. Pero kahit na hindi totoo yung soulmates na yan, I don't care. Si Lucy yung kadate niya? What? Ay! Si Darius yung nagyaya na lumabas kami! Mula sa pamilya ko! Ngayon naman pati si Darius! Hindi tayo dapat nag-aaway dahil sa isang lalaki. Kung may konting respeto ka lang sa sarili mo. Umalis ka na rito. Para? Yes, Sir Darius. Ang babastusin ng girlfriend ko. Girlfriend? Please apologize to her. I'm sorry. Dinalabanin niyo dito si Lucy para seremonan siya. Behind my back. Ganyan mo talaga mga scammers, di ba? I don't care kung anong isipin ng ibang tao. Mahal kita. At ayokong mawala ka sa akin. Ang gusto ko lang gawin, bigyan si Lucy ng welcoming family environment. Dahil alam kong siya ang babaeng pakakasalan ko. Pag nagpakasal kayo sa kanya, mamalasin kayo. Stop it! You crossed the line. You're fired. Kuya, bilisan mo. Sagasaan mo yung babae niya! Will you marry me? Maraming salamat sa inyong lahat. And of course, everybody's invited. You are not! Ikaw na nga mismo ang nagsabi. Bigla na lang nag-astral travel o projection yung si Lucy. Yun ang sagot ng problema ko! Paano? Hindi papasok ko yung kaluluwa ko sa katawan ni Lucy? Ito lang ang paraan kung paano ko makaganti kay Lucy. Ito po, ma'am. Hello, hello, Lucy. Akala mo talaga wala ka nang magiging problema, no? Ready ka na ba mag-astral travel? Krum makim na krum uma. Krum makim! Malabas ng kaluluwa ni Lucy. Ako naman ang mag-astral travel ngayon. Omnia arukara. Omnia arukara. Walang matutuloy na kasal dahil magpa-back out siya. Tingnan lang natin kung mapapatawad pa rin siya ni Darius. Hindi nagre-reply ito. Ay! Ay, nakakaloko, natulog siya. Natulog ka talaga, bro. May kasal ka pa. Oh, gising. Bro! Bro! Ay! Nakakaloka. Feel ko nga iba na. Yung alin? Nangyari na nga! Nangyari ang alin? Wala! Huwag ka nga magulo! Kapakasungit mo naman! O wait lang, titext ko halika na kasi! Ito na, teka lang, titext ko yung ano, bridal car. CR na nga ko! Ay, sadali! Ako na muna magsi-CR. Salubungin mo na yung bridal car doon sa baba, ha? Gusto ko nang makasal! At makabaon ka naman ang kuko! Malapit lang naman yung simbahan, eh. Siya! Dali na! Oo, ito na! Totoo na nga. Ako na nga talaga si Lucy! Something borrowed! Naku! Uy! Perfect fit! Kalain mo, Lucy, magka-size tayo ng pa.
Humanda sila sa akin. Tumabi sila. Here comes the fake bride. Bakit ako nasa punto din ng mama at papa? Ma! Pa! Narinig niyo ba ako? Magpakita naman kayo sa akin, no? Kahit saglit lang. Ikakasal na ako sa lalaking mahal ko. Hindi ako dapat nandito. May kasal pa ako. Ayan na! Auntie Belen, nanay ni Farrah. Ay, congratulations nga pala, Lucy. Ano naman ako? Pero pamilya ako. Nakita mo ba si Farrah? Kasi ang sabi niya, dito daw siya didiretso. Nay, ako to. Huwag kang maingay. Dumiretso ka na sa simbahan. Nasa iyo pa ito. Nasa bridal suite. Sige na, alis na ako. Babu. Ay, bye, Auntie Belen! Ay, sige ho. Let's go, Joyce! Okay! Saan yung katawan ko dito? Pinapangungot ba ako? Nagawin ko. Lord, please, dalhin niyo ko sa katawan ko, Lord, please. Lord, please, please, Lord. Uy, bro, sabi ng coordinator, wala naman daw si Farrah. Pupunta ba yung pinsan mo? Baka hindi naman, eme-eme niyo lang yun. Ay, bro, hindi mo sukat yung locket mo. Bakit? Eh, Joyce, alam mo, ang dami mong sinasabi. Pwede ba? Bumaba na nga tayo. Malalapot na ako, no? Sige, relax. Relax lang, bro. This is your day, di ba? Tara na! Thank you.
so excited! Love, okay ka lang ba? Ba't hindi mo suit yung locket na binigay ko sa'yo? Hindi mo ba nagustuhan? Eh, hindi kasi bagay sa wedding gown ko. Tsaka ako nalang isusuot yun. Let's do this. Mga kapatid, nandito tayong lahat para sa pag-iisang dibdib ni Darius at ni Lucy. Kung merong dahilan para hindi sila pagsamahin sa sakramentong matrimonyo, sabihin nyo na ngayon. Itigil nyo to! Darius, hindi ako ang babaeng to! Huwag mo siya pakakasalan! Kung sino ka man, ibalik mo sa akin yung katawan ko! Lumabas ka dyan! Sino ka? Para gawin ko ang plano. Sorry, Sir Darius, pero kailangan kang saktan ni Lucy para makita mo na ako talaga ang para sa'yo. Darius, I'm sorry, pero... Lucy! Lucy! Ano? Anong nangyari? Paano ako nakalabas sa katawan ni Lucy? Ben! Oh my God, ang lamig ng katawan! Halika, halika! Dali! Vince! Kunin mo yung kotse! Dali natin sa ospital! Dali! Love! Love! Lucy, wake up! Love! 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 Wake up! Wake up! Usog po muna tayo. Bigyan po natin ng space para makahinga po. Usog din po. Mamaya na po. Kumusta na siya? How is she? She's unconscious. Oh my God. But natali natin siya sa ospital. Don't worry. Ospital? Darius, this is so bad. Hindi pa nga kayo kinakasa. Marami ng masamang nangyayari. Mita, please. Nawalan siya ng malay dahil siguro sa pagod. Saan si Vince? Nandiyan na ba si Vince? Kinukuha ba po yung sasakyan eh? Ayoko pang lumabas sa katawan ni Lucy. Hindi pa natatapos ang plano ko! Hindi sila pwedeng makasal! Kailangan ko bumalik! Ano pa nangyayari sa akin? Hala! Anong nangyari? Naaksidente ba siya? Inabutan ko lang siyang walang malay dito eh. Ayoko! Hindi ako aalis dito! Hindi! Ahina ng pulso niya! Halos wala akong maramdaman! Ano ba nangyari dito? Ano gagawin natin? Ma'am, gumising po kayo, miss, ma'am! Miss! Miss! Ma'am. Gising po! Ma'am! Miss, gising po! Diyos ko! Ano naman ito? Ang gagawin niya? Ma'am, gumising po kayo, ma'am! Ma'am! Ito! Love. Love, don't worry, okay? Kinuha na yung kotse. At din kinahamit sa hospital. Everything is going to be okay, ha? Kuya, kuya! Vince, halika na! Halika na! Tulungan mo! Tulungan mo! Dali! Tulungan mo! Halika na! Love! Love! Are you okay? Love.
God, you're okay. You're okay. Are you okay? Huh? Mabuti lang nagising ka. She's okay, she's okay. Lam, anong naramdaman mo? Are you okay? Bakit? Ano ba nangyari? Love, hinimatay ka bigla. Nadaling ka na namin sana sa ospital. Ano ba kasi nangyari sa'yo? Ha? Hindi ko po matandaan. Nasa simbahan na tayo? Ang ibig mo sabihin, hindi mo alam kung paano ka napunta rito? Mita, Mita, she's still disoriented. Eh, paano? Dadalhin ba natin sa doktor? Nagulo na ang lahat. Tutuloy ba niyo ang kasal? Ha? Ma'am, gumising na po kayo, ma'am. Pasuhan mo nga ulit. Pasuhan mo. Ano, may naririnig ka? Hoy! Mga pakailahera! Kaya pala nawawala ako sa katawan ni Lucy? Mga hinayupa kayo! Umalis kayo dito! Ay, umalis kayo! Gising po kayo! Farrah? Hindi kaya patay na siya? Farrah? Ako? Farrah! Love, if you're not feeling okay, makinig ka sa akin, ha? Okay lang to, postpone natin. Tuloy na lang natin to sa ibang araw. Miski mas simple lang, okay lang sa akin. Ano makilala? No, love. Okay na ako. Kaya ko na po, I just need a few minutes. Hindi ako papayag na masira tong araw na to. Tuloy ang kasal. Masigurado ka, love. Ay, yun naman pala, mamita, eh. Ano ba ginagawa natin? Eh, dituloy ang kasal! Delikado ang pag-astral travel. Alam mo bang kapag umalis ang kaluluwa ng isang tao sa katawan lupa niya, pwede itong pasukin ng ibang espiritu. Marami nang lipa ng masasamang espiritu na pwede pumasok sa katawan mo. At kapag napasok na nila ito, hindi ka na makakabalik sa katawan mo kahit kailan pa. Tinatakot niyo lang ako eh. Kaya nga maraming nasasabihan ng ibang espiritu, di ba? Kapag nangyari yun, anong dapat gawin? May bibigkasin kang pangontra. Hindi ko nakabisado, pero yun ang sasabihin mo para hindi mapasok ng mga espiritu ang katawan mo. Nasa libro yun. Chudu! Mera! Sharir! Chudu!
sinasabi ko sa'yo ay kas kung ano-anong ginagawa mo. Yan yung sinasabi ng tatay mo dati. Kaya nga sabi ko sa'yo, itigil mo na to. Ano ba nangyari sa kas ko? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ay, basta po. Ma'am, gising na po kayo? Obvious ba? Ito nga, buhay na buhay ako. Huh? Ano, bro? Napunta ka sa puntod ng nanay at tatay mo? Ewan ko. Hindi ko rin matandaan eh. Hindi malinaw sa akin kung nananaginip ba ako. Ano, basta nga alam ko nandun ako. Tapos, pagising ko, nandito na ako bigla sa simbahan. Eh, ano ba yan, bro? Nakakatakot. Nakakaloko naman yung kwento mo. Kinikilabutan ako. Uy, o teka. Siguro naman naalala mo kung saan mo nilagay yung locket mo. Taka ka ko kanina eh. Hindi mo suot eh. Nasa na yun? Eh, ang alam ko, hawak ko lang yun kanina. Ano pa naman yan, bro? Bakit ang dami ko hindi matandaan? Ay, teka lang. Ano? Bro, relax lang. Ako nang bahala, baka naiwan mo sa hotel, babalikan ko. For now, focus ka muna sa wedding nang matuloy na. Sayang lang kasi. Gusto ko sana isuot yung necklace na yun para kahit papano, parang kasama ko na rin yung mga magulang ko habang naglalakad ako sa aisle. Kaya nga, wala na. Hindi ko nasuot yung locket. Eh, bro, kapag hinanap natin, wala na tayong time. Sabi mo, hindi mo rin maalala kung saan mo nilagay. Ano nangyari sa sapatos mo? Ba't naging pula? Kanino to? Kanino sapatos to? Bro, ano? Hindi mo rin maalala? Ano ba? Ayan. Okay ka lang ba talaga? Sigurado ka bang kaya mong ituloy ang kasal? Honestly, sumalob ko dahil sinabi mo sa akin na hindi bagay yan sa wedding gown mo kung isusuot mo. Sinabi ko yun? Yan, sinabi mo. Well, baka it's about time na tanggapin nyo na siya sa family natin. You have to earn my trust and respect. Huwag po kayo mag-alala. Gagawin ko po ang lahat para matanggap ninyo ko bilang ako. Pinapangako ko po na mamahalin ko, aalagaan at pagsisilbihan si Darius. Ganun na rin po kayo. Hindi ko kailangan ang lagad mo. Hindi ako malgado. Pulang pula yung damit mo. You definitely stand out from the crowd. Red is the color of love. Parang pag-ibig yun lang ni Lucy. Yung damit ko, yung nagmumura na pula. Parang ganyan yung wedding shoes ko. Hindi kaya nagkapalit tayo?